No woman, no cry. No woman, no cry. Yo, what's up mga kabayan? Magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Ayan na mga kabayan, medyo lutang tayo ngayon. Wala tayo sa katinoan. Napanood nyo ba mga kabayan yung episode nga kanina kay Idol Rapi Tulfo na kung saan ito ay part 2 na isang driver nga na taxi sa Naiya na kung saan ay isang OFW ang hiningian ng 2,200 pesos na pamasahe daw. Ang nangyari nga, pumunta na nga itong driver kasama yung asawa sa tanggapan niya ni Idol Rapi Tulfo upang magpaliwanag kung ano ba yung nangyari. At ayun na nga, nasa loob na ng istasyon, pero si Manong Driver, aba, parang nasobrahan ata sa pagsingot ng medyas. Wala sa sarili. So ayun na nga mga kabayan, andito nga pala itong si Tan, si Mac Tan. Oh, Mr. Tan, kumusta ka naman dyan? Hoy, Mr. Tan, kumusta ka naman kako dyan? Bakit pa nangiti mo lang dyan? Hoy! Hello! Idol! Abay, loko nga pala to eh. Eh, anong masasabi mo doon sa ginawa mong Idol. Modus doon sa taxi? Bakit pa nangiti mo lang dyan? Ang dami ko nang sinabi, wala ka Idol, man lang hindi sa ako akin. Mabudos. Sabi. Aba, loko pala to eh. Ano kasi Idol eh? Bakit wala ka ata sa sarili ngayon, Manong? Ano bang tinira mo at wala ka sarili mo? Ano? Maggitian na lang tayo dito? Nasubrahan ako sa medyas. Ano? Sabi nung OFW, yung bag daw ay nasa iyo. Ibalik mo na yon. So ayun na nga, nagpaliwanag nga yung driver kay Idol dahil nga yung maleta na naiwan niya ni kabayan sa loob ng sakyan, ang sabi ng driver ay wala daw doon. Ang nangyari daw kasi, yung sabing konduktor ay hindi niya daw kilala. Yun ang paliwanag niya, na kesyo daw yung pagsingil daw ng perang 2,200, yung konduktor daw yung nagsabi, tapos nung nagkabayaran na, ang inabot daw kay manong driver ay 600 lamang. Ngayon, ang iniisip nga nitong si Manong Driver, yung maleta raw na naiwan nga ni kabayan, ay baka daw kinuha noong driver. Eh, yun pa lang. Sinong maniniwala sa ganong klaseng spekulasyon, di ba? Unang-una, yung driver nga ay wala sa katinuan. Paano maniniwala ang lahat ng tao sa ganong klaseng paliwanag? Grabe yung driver eh. Talagang, doon pa talaga sa istasyon ni Idol, nangyari sa kanya na parang wala sarili. Alam nyo yung nasubrahan, na nasubrahan sa kung anong ginagawa. Grabe, lutang na lutang yung driver eh. Parang hindi alam yung ginagawa kung nas... Natawa talaga ako doon sa episode na ngayon, pero naawa din kahit papano. Kasi nga, si manong driver, parang iba yung nangyari sa kanya. Parang alam nyo yung parang sinaniban na wala sarili. Panaytanong nga ni Idol doon nga sa... kay manong driver kung ano yung masabi niya. Pero si manong driver naman, aba, kala mo ay abang ini-interview nga ni Idol itong si driver, panayngiti. Eh parang wala sarili. Tapos ang nangyari pala, doon pa daw sa baba ng istasyon ay na-videohan na ng crew ng TV5 na talagang wala sarili nga si manong. Kinakausap yung pader, nagsasalita ng mag-isa. Talagang malakas na yung tama sa kanyang utak. Sabi nga ni Idol, kailangan daw ipatokhang itong si Manong. Kasi nga, talagang ano eh, lutang na lutang na. Ano nga ni Idol kung nakabatak ba to bago pumunta nga sa istasyon niya. Pero wala eh, pagsagot pa lang niya, talagang hindi na maintindihan. Bigla-bigla lang natutulala, biglang tumatawa. Kinakausap, hindi kumikibo,